Narinig po natin ang tugon o ang sagot ng ating Panginoong Hesus sa tanong ng mga Pariseo. Dapat bang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Ano ang sagot ng Panginoon? Dahil sa katigasan ng inyong ulo. Kahapon po, pumasa sa ikatlong pagbasa ng Kongreso ang Divorce Bill. Saan natutungo ang batas na ito? O hindi pa naman pa siya batas? Bill pa lang. Saan na ang takbo nito? Sa Senado. Sa Senado, nilalakad na rin ang Divorce Bill. Kapag pumasa sa ikatlong pagbasa ng Senado, ang Divorce Bill ay babagsak sa lamesa ng Pangulo para pirmahan. Kapag pinirmahan ito, ito ay magiging batas. Napakalinaw po ng sinabi ng ating Ebanghelyo, ang plano ng Diyos ay kasal at ang tao lamang ang mismo na nagplano ng diborsyo. Kaya hindi ito kailanman papayagan ng ating simbahan, sapagkat ang kasal ay hindi lamang isang papel, hindi isang kontrata, kung hindi isang sakramento. At ang isang sakramento ay tanda na buhay ang Diyos. Ang isang sakramento ay isang tanda kung saan ito ay hindi na mabubura, katulad ng binyag, kumpil at pagkapari na hindi na mawawala o maihiwalay sa katauhan at pagkatao ng isang tao. Sa pananaw ng simbahan at sa katuruan nito, pinapayagan naman ang pagpapawalang bisa o yung tinatawag nating annulment. Meron pa nga tayong separation. Subalit, bakit kailangan pa itong diborsyo? Hindi ba? Pag sinabing annulment, wala nang kasal. Binura na yung kasal kasi mayroong mga bagay na hindi dapat nangyari sa umpisa pa lamang. Ano yun? Nabuntis, halimbawa, nabuntis, ipinakasal ng magulang. Ayaw naman noong mag-partner, noong mag-jowa na maikasal sila, pero pinilit silang ipakasal. Pwedeng grounds ng annulment yan. Yung mga shotgun wedding, pwedeng grounds ng annulment yan. Bakit? Dahil nga ang kasal ay pinipili dapat noong ikakasal at hindi ipinipilit. Ang nais pong ipunto ng ating Ebanghelyo na ang ating buhay Kristiyano ay dapat maging maayos at matapat ang ating ugnayan, lalo na ang mga mag-asawa. Dapat tingnan muna ng magkasintahan kung magiging wasto ang kanilang pagsasama at huwag magpapadalos-dalos sa pagdidesisyon na magpakasal agad. Hindi sapat na mahal lamang ninyo ang isa't isa. Mahal na mahal namin ng isa't isa, Father, kaya magpapakasal na kami. Kinonsider niyo na ba kung paano kayo mabubuhay? Kinonsider niyo na ba yung paghilig ng partner niyo?
nung mapapangasawa ninyo, kinonsider nyo na ba na burara siya pag-ubad ng damit? Tapon dito, tapon doon. Bago kayo magpakasal, siguraduhin nyo muna na kaya nyong tiisin, kaya nyong tanggapin, kaya nyong punuan ang pagkukulang at kamalian ng inyong asawa. At higit sa lahat, mahaba ang iyong pisi ng pagpapatawad. Maaring tama yung sinasabi ng mga nakakatanda na nagpapatibay, nagpapatatag ng relasyon ng mag-asawa ang problema. Pero mas naniniwala ako na ang nagpapatibay ng relasyon at ugnayan ng mag-asawa ay ang pagpapatawad. Bakit? Kasi hindi hinahayaang galit, puot, inis, tampo ang mamuo sa puso. Hindi hinahayaang nandoon ang mga bagay na ito bagkus inaalis at pinapalitan, pinupunuan ng pag-ibig. Doon nyo lamang masasabing mahal ninyo ang inyong asawa, ang iyong kabiyak, ang iyong jowa, kapag kaya mong tanggapin at patawarin ang kanyang pagkakamali. Ang mahalagang makita ng mag-asawa na ang kasal ay isang sakramento ng paglilingkod. At ang paglilingkod ay hindi tungkol sa sarili, kundi sa kapwa. Sapagkat ang naglilingkod sa sarili lamang ay isang kasakiman at ito ay kasalanan. At laging nasa kamalayan dapat ng mag-asawa na ang mga pangako na binibigkas sa kasal ay kailangang wagas at panindigan. Kaya nga po, kapag ako'y nag-i-interview ng mga kakasalin, sinasabi ko sa kanila, talaga bang naniniwala kayo na ang kasal ay panghabang buhay at kamatayan lang ang sa inyo'y makapaghiwalay? Pag sumagot ng oo, sigurado ka ha? Wala na tong sulian. Wala na tong bawian. Baka mamaya hindi ka lang mauwian ng dinuguan ay isauli mo na yung mapapangasawa mo. Hindi po, Father. Desidido na po kaming dalawa. Hindi ko babawiin tong pirma ko dito kapag kayo'y nagnanais maghiwalay. Opo, Father. Paninindigan ko po. Kaya po tayo, kaya may mga mag-asawa na naghihiwalay kasi napakataas ng pride ng bawat isa. Ayaw magpatalo. Ayaw magpadaig. Nung isang araw po, may nagtanong sa akin, Father, ano po bang ibig sabihin noong nakasulat sa Bible na ikaw ay magpailalim sa iyong asawa? Kailangan ba niya akong andarin? Babae po yung nagtanong sa akin. Sabi ko, hindi naman kailangang andarin ka. Hindi mo naman kailangang palaging sumunod. Ang kailangan ay intindihin mo at unawain kung ano ang nais ng iyong asawa. Para makabuo kayo ng mas maganda, mas maliwanag, at mas matinong desisyon sa buhay. Sapagkat ang pag-aasawa ay hindi lamang isang kontrata, kung hindi isang covenant. Ito ay pakikipagtipan sa Diyos. Ang mga mag-asawa ay nangangako sa Diyos. Hindi sa pari, hindi doon sa mga magulang at sa mga ninong at ninang, sa Diyos nangangako ang mga mag-asawa.
mag-asawa. Kaya nga po ang minister ng kasal, hindi ang pari, kung hindi yung ikinakasal. Ang pari po ay witness lamang sa kasal. Sapagkat ang nagsasalita, ang nagbibigay ng kanyang consent ay yung magpapakasal, hindi naman yung pari. Kaya nga po, mga kapatid, itong pinagdadaanan ng ating lipunan sa mga panahon ngayon ay dahil sa kasakiman at kasalanan. Kaya nga sa ating pamumuhay, sa daang ito tungo sa kabanalan, nawa ay maging matatag, mabuti at maayos ang bawat ugnayan ayon sa pangapamantayan ng Diyos at sa tamang landas ng pamumuhay, upang ang pagdilingkod ng mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pamilya at kapwa ay maging kaaya-aya at mabunga. Wala naman pong sisisihin sa atin kapag ang divorce bill na ito ay pumasa, kung hindi tayo rin. Bakit? Sino bang nag-aral dun sa mga magagaling na congressman? Doon sa mga matatalinong senador, hindi naman na lang sinabing, oh, ako na lang dyan, makinig kayo sa akin. Hindi, ibinoto natin sila. Ngayon, sino sa inyo ang tunay na deboto ni Lolo Oweng? Itaas ang kamay. Kahit yung mga nakapila dyan, kung naririnig ninyo, kung kayo ay tunay na deboto ni Lolo Oweng, itaas ang kamay. Kung kayo talaga ay tunay na deboto ni Lolo Oweng, hindi ninyo hahayaang sirain. Hindi ninyo hahayaang maluklok sa kapangyarihan ng mga taong ganit. At ang hangad ay sirain ang pamilya at lipunan. Tandaan ninyo, sinabi ko na rin ito nung ako ay naririto sa landayan noon. Kapag ang pamilya ay nasira, kasunod na nito ang lipunang ating ginagalawan. Kung hindi natin ihahalal yung mga taong tunay na may malasakit sa ating pamilya at sa ating lipunan, balang araw, kahit kayo ay tunay na deboto ni Lolo Oweng, maliligaw pa rin kayo ng landas. Si Lolo Oweng, ang nais niya, ang lahat ay maging mabuti, ang lahat ay mabuhay, at ang diborsyo ay papatay sa buhay ng pamilya. Napakaganda noong paliwanag noong party list representative ng Tingog, si Congressman Jude. Nag-no siya sa divorce bill. Bakit? Kasi sinisira talaga nito yung pinaka-meaning ng kasal. Sa konstitusyon, ang kasal ay indissoluble. At pinipilit nilang baguhin dahil sa divorce bill. Ayaw nila ng tsa-tsa, pero inuunti-unti nila. Hindi ba? Ayaw nila ng people's initiative, pero inuunti-unti nila ang kahulugan ng mga nakasulat sa konstitusyon. Pinagluloloko lang tayo ng mga taong nakaupo doon.
Kaya nga mga kapatid, ang tunay na deboto ni Lolo Oweng, pahahalagahan ang buhay, pahahalagahan ang pamilya, pahahalagahan ang buhay mag-asawa, pahahalagahan ang sakramento ng kasal. Ito ay hamon sa bawat isa sa atin. Tayo ay mga botante. Kung may lalapit sa inyo at tatakbo na kandidato, yan ang una ninyong itanong sa kanila. Mahalaga ba sa iyo ang pamilya? Mahalaga ba sa iyo ang kasal? May takot ka pa ba sa Diyos? Bakit? Kasi kung isa doon sa mga tanong na yon ay sumagot siya ng hindi, tapos ang usapan. Hindi siya dapat mahalal. Tayong lahat ay may obligasyon at tungkulin na proteksyonan ang pamilya, na proteksyonan ang sakramento ng kasal. Bakit? Dahil ito ang nagbibigay buhay sa ating lipunan. Kapritsuhan lamang po kung ipapasa pa itong divorce bill. Si Father naman, napakaseryoso ng usapan. Natural po. Hindi po pwedeng i-joke-joke natin ng usapang ito dahil ang sisirain po nito ay ang ating pamilya. Sa mga kabataang narito, sino pa ang gustong makapag-asawa? Itaas ang kamay. Wala na? Wala! Patay na tayo. Mahalaga po kasing maunawaan ng bawat isa sa atin ang kahalagahan ng kasal. Sabi po ng isang senador, yung divorce bill daw ang magbibigay ng second chance doon sa isa doon sa spouse. Second chance. Ito naman po ang tanong ko. Ang second chance ba ay ibinibigay sa ibang tao o doon sa taong nagkamali? Sino po ang sang-ayon doon sa ibang tao ibinibigay ang second chance? Itaas ang kamay. O sino naman doon sa nagkamali ibinibigay ang second chance? Itaas ang kamay. Hindi ba? Kaya nga second chance eh. Tapos sa ibang tao mo ibibigay, ano yung? Kaya nga mga kapatid, maging mapanuri tayo sa mga napapakinggan natin upang lalo nating maunawaan ang pagbabaluktot at panloloko sa atin. Dinadaan lang tayo sa magaganda at matatamis na salita, pero sa likod ng mga iyon ay mayroon ng nagbabanta sa buhay ng bawat isa sa atin. Maging mapagbatsyag tayo. Maging mapanuri. Kaya nga, sa huling bahaging ito, ipanalangin natin hindi lamang ang bawat isa. Ipanalangin din natin ang mga mambabatas na gumagawa ng batas na laging isaalang-alang at irespeto ang buhay at ang kinabukasan ng ating lipunan. Uulitin ko po, kapag ang pamilya ay nawasak, ang lipunan natin ay mabilis nang masisira. Pakakatandaan niyo po yan sa susunod na halalan.
maging mapanuri kayo nang hindi kayo madala at hindi ninyo pagsisihan pagdating ng panahon. 2 years ago po, eksaktong araw, nang ako po ay dumating dito sa landayan. At ang unang naisip ko noon, anong gagawin ko sa landayan? May mga kamag-anak po ako dito at alam ko po kung paano ang buhay ng ilan. Nakapamiyesta nga po ako dito nung ako'y bata na nagtatagaan sa harapan ko. Nung isang beses, naghahabulan naman ng saksakan. Ay sabi ko, siguro tutulungan ko na lang yung mga tao, yung mga deboto na mas maging malapit sa Diyos sa pamagitan ng pagbibigay impormasyon sa kanilang kamalayan ng mga bagay na dapat nilang malaman. After 2 years, naririto na naman po ako at ginagawa ko yung nais ko noon. Ang ilapit sa inyong kamalayan na kung wala kayong gagawin, kayo ay mapapabayaan at mapag-iiwanan. At yun ang isang napakasakit sa kalooban. Pagtapos mong ipaglaban, bigla ka na lang iiwan. Hugot si Father. Mga kapatid, itong ating pagdiriwa ngayon ay misa nobenaryo din para sa kapistahan ni Lolo Oweng. Nawa itong ating pagdidebosyon kay Lolo Oweng ay lalong magturo sa atin ng maliwanag na daan patungo sa kabanalan. Tumayo na po ang lahat.